Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng isang masarap na meriendang lumpiang toge. Pero bago tayo magsimula, kung bago kayo sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon po, narito po ang ating mga kakailanganing sakap. Sa paggawa po ng lumpiang toge, yun pong iba, pagka po gumawa nito, ang inilalagay lang ay toge, karot, saka kamote. Pero ako po, gulay naman siya. Siguro, mas masarap kung dadagdagan ko pa siya ng iba't ibang klaseng gulay. Narito po ang kakailanganin natin. Kalahating kilong toge. 1/4 na repolyo, isang carrots, isang kamote, 1/4 na bagyo beans, bawang, 5 butil na bawang, isang sibuyas, 1 tablespoon na patis, 2 teaspoon pamintang durog, 1 teaspoon asin at chicken cubes. Ito po yung ating gagamiting pambalo, ang lumpia wrapper at syempre po ang mantika. Okay, umpisahan na po natin ang paggibisa. Okay, lagay po natin ang bawang. Isa-isahin lang po natin yung bawang hanggang sa mag-light brown. Ang sibuyas. Isa-isa lang. Lagay po natin ng chicken cube. Kasi po wala tayong halong ano. Ito pong luto natin na to, pwedeng-pwede po ito sa darating na Holy Week. Lagay po natin ng patis. Lagay na po natin ng bagyo beans. Ayan, pwede na pong sabay ang kamote. Sabay-sabay na po sila. Unahin lang po natin itong medyo mas matigas sila. Kailangan po kasi ihahapkot lang natin itong gulay dahil half-fried pa po natin yan. Pipresure na. Ayan. Kailangan lang po natin mahapkot ng bahagya bago po ilagay yung toge at repolyo. Ayan, okay na po ito. Medyo half-cook na po. Ilalagay na natin ng repolyo. Lang po natin. Ang toge. Kung konti lang po ang lulutuin nyo, halimbawa, 1/4 na toge lang, i-adjust nyo lang naman po yung mga gulay. Lagay natin ng 2 teaspoon na pamintang sino. 1 teaspoon na salt. Ayan. Sakaligyan po natin ng bahagya lang pong water para lang po hindi matuyo. Ayan, hintayin lang po natin silang medyo lumambot. Siguro ito,
2 to 5 minutes, eh, okay na po ito. At magbabalik ako. Ayan, after 2 minutes lang po pala talaga. Eh, okay na po ito. Ayan, patayin ko na po ang apoy at palalamigin lang po. At ready na tayo sa pagbabalo. Okay, ngayon po malamig na po itong ating gulay. Akin na pong babalutin. Kailangan po bago natin balutin, siguraduhin po nating talagang malamig na po yung gulay kasi po masisira yung ating lumpia wrapper. Ayan, ako po hindi na nagwantes. Merienda lang po naman namin tot malinis po ang aking kamay. Ito po yung aking pandikit. Konting water lang po ito at saka harina na tinunaw. Para po madikit siya. Ganyan lang po. Ayan. Tatapusin ko lang po itong pagbabalot at magpiprito na po tayo. Ayan. Nagbalot muna po ako ng konti. Marami pa pong natira kasi lalambot naman po pag binalot ko lahat at pinrito. Kung hindi naman po mauubos. Kaya eto lang po. Okay, magprito na po tayo. Ayan. Masarap po kasi to pag bagong prito. Yung malutong saka ayan. Hintayin lang po nating mag-golden brown yung kabilang side bago natin bilingin. Ayan, bilingin na po natin. Ayan. Masarap nito, lalo pag may partner na nilugaw at masarap na sausawan. Ayan. Hintayin lang po natin uling maging ganitong kulay at hahanguin na po natin. Ayan, pagka po ganitong golden brown, hahanguin na po natin. Okay, tutuloy ko lang po ang pagpiprito at tikima na po tayo. Okay, ngayon po tikima na po tayo. Ako po eh pagsuka, dahan-dahan kasi nasasamid ako. Napakasarap po nung aking sausawa na suka. Ito pong sausawang ko na to, kung gusto nyong matutunan, gumawa na po talaga ako ng isang video na puro suka po yung aking ginawa. Sigurado po ako na nung Monday, napanood nyo na po yung gawa ko na suka na iba't ibang klaseng sausawan. Talaga pong tamang-tama po sa lumpiang toge yung sweet and spicy na suka. O paano po, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Babus! Lutuin nyo na't napakasarap!